Mga ka-PL, mukhang napanood po yata ni Inang yung live natin nung isang araw na yung akala ho ba natin eh walang tao doon sa Harvard. Yung akala ho natin ba na nagngumunguso lang siya tapos nagpapakuha ng picture, ganun. Yeah, sa kabila naman. Hindi. May tao talaga, may tao. Ayan mga ka-PL, pinakita niya po na totoong meron siyang tinuturuan. Kasi naman kayo, nagtatanong kayo kung meron bang talagang tao siyang tinuturuan o wala. At yung tanong pa ng iba, bakit hindi daw pinapakita kung gaano karami ang mga estudyante niya. O ayan, may video mga ka-PL, ipapanood ko po sa inyo. Pero bago ko po simulan, makikisuyo lang po sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, baka naman, pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan mag-like sa video. Maraming salamat po, makikisuyo lang. Oh, eto na yung video mga ka-PL, ipapanood ko na po sa inyo. Pero tignan niyo muna to. Ayan o, kasama po ito doon sa video yung ipapakita ko sa inyo. Ayan, picture. Ah, kita mo? Oh, kita nyo ho. Bago magsimula yung klase siguro niya, ah, ito lang, ito po yung haka-haka lamang natin, ano. Bago po siguro magsimula yung klase niya, ayan o, pinapakita yung family picture niya. May ganun pala na ano, aguro. O yan, sinang lang. Okay, ito na yung video. Panoorin na po ninyo mga ka-PL, ha. May tao. Kayo naman kasi nagtatanong kayo nung may tao ba o wala. O ayan, pinakita na sa atin. Ito na po. Panoorin po natin mga ka-PL. Ito na. Oh. Oh, meron naman pala eh. Your presence here today qualifies that. Akala nyo kasi wala. Hinusgahan ninyo si Inang. I'm not sure which headlines you have written. Ah. O yan yun. Bago magsimula yung klase, makita nyo muna yung family picture niya. Ah. Ah, ayos. Ah, kasi kayo eh. Masyado nyo po hinusgahan si Inang mga ka-PL. Ayan, napahiya tayo kay Inang. Pinakitaan niya tayo ng sample na may video, ha? Na may tao, ayan, may tao pala. Na may tao yung kanyang silid, aralan. Ayos, Inang! Okay! Wala nang duda. May estudyante ka nga. Pero, hiling lang namin sa'yo, Inang, ulitin ko, kung sakasakali magkaroon ng katanungan ang isa sa mga estudyante mo tungkol sa ating bansa, kung gaano kaganda ang ating bansa, at kung gaano kabait ang ating Pangulo ngayon, gaano siya kasipag magtrabaho itong ating Pangulo, huwag nyo naman po sana, ha? Sana lang. Huwag niyo po sanang baliktarin yung istorya, ha po, Inang, ha. Mas mabuti, sabihin niyo po sa inyong mga estudyante, huwag ninyo akong tanungin. Kasi, tinalo ako niya. At ayokong ikwento, mabanggit, lumabas sa bibig ko yung pangalang Bongbong. Ganon. Mas mabuti, kayo mismo manood sa mga vlogs niya. O, yan po ang sabihin ninyo, Inang, ha. Sa inyo mga estudyante, wag niyo pong, ay ito, ganito yan. Yung ama niyan, ganito. Siya, ganito rin. Ay, wag. Masisira ho yung inyong pagkatao niyan. Baka masabi ho ng inyong estudyante na, ay, ganito pala ugali nitong taong to. Marites, wag ganon, mapagpagsabihan ho kayong Marites, Inang. O, ito pa, mga ka-PL. O, pansin niyo po ito. O, ito yung video kanina din, kasama din ito. Habang nagsasalita si Inang, teka, pwede pala to ganito sa Amerikano. Ayan o.
Oh, habang ano, nagsasalita si Inang, may nakain. Oh. May kumakain po. Kung hindi niyo po napansin sa video, etong mamang ito kasi nadaplisan lang po ito ng camera. Okay? Balikan po ninyo yung video. Pansinin ho ninyo. Oh, may nakain. Pwede pala diyan sa ano, Harvard diyan, no? Oh. Akala ko hindi pwede. Kasi sa eskwelahan namin noon sa Matadero, alam niyo po yung Matadero? Sa mga taga Palenzuela diyan, kung alam niyo po yung Matadero diyan sa BMHS, eh kahit nga lang magkitkit ka lang, ngumataing magputol ka lang ng kuko sa bibig, magagalit ang teacher. Harvard diyan ha. Ba, okay lang, hindi bawal kumain. Okay, kanila yan. Palisiyan nila yan. Wala tayong pakialam diyan. Pero ang pinupuntuhan natin dito, mga kapel, at least, may taong kaharap si Inang. Ayos! At isa pang pinupunto natin dito, mga kapel, yun na nga, kapag kami nagtanong sa kanya, na estudyante niya, sana wag niya namang siraan yung bansa natin. Kasi, ayon nga sa mga nagdaang usapan, di umano, etong si Inang, ay minsan na pundaw, minsan na daw po, na siniraan ang ating bansa. Katulad ni Maria Ressa ng Rappler. Sana, kung totoo man yun, huwag nang ulitin. At, sana, kung hindi man yung totoo, abay, huwag gawing totoo. Ganun lang, para hindi naman masira ang ating bansa nang sa ganun, dumami pa lang lalo ang investor sa ating bansa, marami pang mahikayat ang ating Pangulo na mag-invest sa ating bansa dahil tunay namang palang napakaganda ng ating bansa, no? Napakabuti ng ating Pangulong Bongbong Marcos at syempre, mahihikayat sila na mag-invest sa ating bansa. Nang sa ganun, dumami ang investor, edi gaganda ang ekonomiya ng ating bansa. Ayos! O ito po, dagdag ko lang. Ano ho, good news po ito mga ka-PL. Hindi po ito pinapakita ng ibang vlogger na nagmamagaling na walang ibang ginawa, kundi puro pagmamarites lang. O ito po, good news. O, basahin ko ha, mula ho ito sa page, Facebook page ng ating mahal na Pangulo. Tayo ay nakipagpulong sa CEO ng Converge ICT at official ng KT Corporation ng South Korea. Ano ang purpose? Ito mga ka-PL, upang maisaayos ang internet service sa ating bansa. Wow! Bongga! Hindi na po putol-putol ang live ni Kuya Kokoy. Hindi na ako mukhang timang na nagsasalita. Wala na pala akong koneksyon. Ayos po, mahal na Pangulo. Marami pang matutuwa. Higit sa lahat, yung ating mga kababayang nasa liblib na lugar. Huwag lang yung may bit-bit na ganire. O, di ba? O, ito pa. Sa pamamagitan ng public-private partnership, gaya nito, ang kanilang magagandang kasanayan ay maaari nating gamitin sa ating programang ating gagawin. Ayos! Di mo ba? Ito yung picture. Oh. Katunayan, baka sabihin noon ng ating mga kalaban diyan eh. Ayan, maliwanag ang Pangulo at kung sino man yung mga kausap niya dyan. Ito pa. Ayos! Meron pang isa. Malacanang mga ka-PL. Nagpulong. Aasahan ho natin ha. Na sa mga susunod na buwan o baka taon, sige okay lang. At least, may inaasahan tayong darating na isang araw hanggang sa tuloy-tuloy na matapos man ang termino ng ating Pangulo, maganda ang ating digital infrastructure dahil sa kagagawan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At meron pa ako sa ibabalita, maikli lang to.
ang kadlaw na yung miniminahan ng langis sa Palawan, muling magbubukas. So, ibig sabihin, dati na pala itong nakabukas. Maaring bata pa ako, hindi ko po ito alam, pasensya na. Ngayon, bubuksan di umano ng ating mahal na Pangulo para makatugon po sa mahal na presyo ng gasolina. Ayos! Sa mga nagre-reklamo na mga artista na mahal ko ng gasolina, o ito na pang solusyon, mag-antay-antay lamang po tayo ha. Etong buwan na ito, nagsimula na pong gawin. Ano po? Doon sa Palawan, nakukuha na po sila doon ng mga langis para magamit sa ating bansa. Okay? So hanggang dito lamang po mga kapil. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayong lagi. Be blessed.